Ang sama-samang pananaliksik o mas kilala sa tawag na Participatory Action Research o PAR ay ginamit na istratehiya sa pagkalap ng datos, paghahanap ng mga potensyal na leader at pagpapalakas ng kakayahan at kaalaman ng mga kalahok sa barangay kaibisas. Ang PAR ay isang pamamaraan na kakaiba sa pangkaraniwang pananaliksik na gumagamit ng survey o questionnaire. Sa PAR, hinihikayat nito ang partisipasyon at interaksyon ng komunidad na makilahok sa buong proseso ng pananaliksik gamit ang mga iba't ibang aktibong aktibidad. Layunin ng PAR na makikita ng mga kalahok ang sitwasyon at kalagayan ng kanilang pamilya, purok at ng kabuuang barangay na kung saan ang mga datos na makakalap ay magmumulat ng mga issue o suliranin na pwedeng magkaisang pagtulong-tulungan ng buong barangay kay Misas. Apat na tema ang tinalakay sa PAR na nahati sa dalawang sesyon. Sa unang sesyon, inalam ang mga datos tungkol sa demografiya at pangkalusugan. Pangalawa, inalam naman ang mga datos tungkol sa pang-ekonomiya at pangkasarian ng barangay kay Misas. Dahil sa lawak ng barangay na mayroong walong purok at layo ng bahay sa isa't isa, humanap kami ng mga lugar na pagdadausan ng PAR na malapit sa mga purok kung kaya hinati ito sa limang kumpol. Magkasama ang purok 1 at 2, magkasama rin ang purok 4 at 5 at pinagsama rin ang purok 7 at 8. Samantala, magkaisa ang purok 3, ganun din ang purok 6. Pagbahay-bahay ang aming pangunahing pamaraan sa pag-iimbita ng mga kalahok sa mga aktibidad. Tinulungan din kami ng ilan sa mga napiling potensyal na leader mula sa unang naming pagbahay-bahay. Nagpadala rin kami ng mensahe sa mga numerong kanilang ibinigay. Isang araw bago ang aktwal na aktibidad. Alauna hanggang alas 3 ng hapon ang oras ng mga aktibidad dahil ito ang kanilang mga bakanteng oras. Sa unang mga araw, kami ay nangamba sa bilang ng mga kalahok na darating sa aming mga aktibidad. Ngunit kami lamang ay nagtiwala na maraming tao sa aming barangay na gustong lumahok sa proseso na magbibigay tulong sa kanilang barangay. Bago magsimula ang mga aktibidad, kami ay nagpakilala sa mga kalahok at nagpasalamat din sa oras na kanilang nilaan sa pagdalo. Ipiniliwanag din ang layunin ng mga gagawing aktibidad at datos na kukuhanin. Sa unang mga sesyon, nagbigay ng pangunahing mensahe ang ilan sa mga opisyales at kinatawan ng barangay patungkol sa pagsuporta at paglahok ng mga tao sa komunidad sa mga aktibidad na ginawa at gagawin ng barangay katulad na lamang nitong sama-samang pananaliksik o PAR. Sa unang sesyon, nagkaroon ng munting icebreaker na tinatawag na Pinoy Henyo na kung saan kumuha ng mga voluntaryo mula sa mga kalahok na siyang huhula ng mga salitang ipapakita sa iba pang kalahok na may kaugnayan sa kanilang munisipalidad at barangay. Dahil sa naging icebreaker, nagising ang mga kalahok, nagkaroon ng konting interaksyon at mas gumaan ang kanilang loob sa isa't isa. Matapos ang icebreaker, isa-isa namang nagpakilala ang mga kalahok na sinamahan ng kaunting twist na kung saan bukod sa pagsasabi ng kanilang pangalan, edad at purok na tinitirhan, ay magsasabi rin sila ng isang panguri o bagay na naglalarawan sa kanila gamit ang unang letra ng kanilang pangalan. Ang mga unang datos na kinalap ay tungkol sa kanilang demografiya. Dito, inalam ang kanilang katayuang sibil, antas ng pinag-aralan, uri ng trabaho at hanap buhay, klase ng paninirahan, organisasyong kinabibilangan at bilang ng miyembro sa bahay sa pamagitan ng pagdikit ng mga bilog na hawak nila. Berte ang para sa kalalakihan at kahel naman ang sa mga kababaihan. Pagkatapos malaman ang datos pang demografiya, tumungo naman sa aktibidad na may kinalaman sa tema ng pangkalusugan. Una na rito ang thumbs up. Inalam dito ang bilang ng mga kalahok na may kapansanan sa pamilya, lugar kung saan nagpapakonsulta, benepisyong nakukuha, pinagkukuhanan ng tubig at pagkain, klase ng pinaglulutuan, at kung gumagamit ng anumang preservatives o seasoning sa pagluluto. Binigyan ng mga kalahok ng thumbs up at thumbs down na papel na nasa stick at itataas lamang nila kung kabilang o hindi sila sa kategoryang nabanggit. Matapos ang thumbs up na aktibidad, nagkaroon naman ng disease mapping na inalam ang mga sakit na mayroon sila sa pamamagitan ng pagdidikit sa kanilang katawan ng iba't ibang kulay ng strips na may kaakibat na sakit. Pula ay para sa hypertension, asul para sa mga may diabetes, kahel para sa may mga gout o rayuma, kayumanggi para sa may mga hika, at puti para sa ibang sakit at walang sakit. Ang naging basehan ng mga sakit na inilagay sa disease map ay ang mga sagot sa aming unang pagbabahay-bahay. Kasunod ng disease mapping, nagkaroon naman ng group discussion kung saan igrinupo ang mga kalahok sa pamamagitan ng pagbibilang.
Ang aktibidad na ito ay tungkol sa kanilang kaalaman sa rason, paniniwala paano ginagamot, paano maiiwasan ang mga sakit na hypertension at diabetes. Tinalakay din dito ang kasapatan ng maintenance o gamot na kanilang nakukuha. Matapos ang kanilang diskusyon, ay kanya-kanyang grupo naman ang nagpresenta sa kanilang mga sagot. Matapos ang group discussion, inalam naman ang kamalayan ng mga tao sa barangay tungkol sa programang ibinaba ng Department of Health na PhilPen o Philippine Package of Essential Non-Communicable Diseases Interventions, kung saan binigyan ng mga kalahok ng smiley at sad face na papel na kanilang itataas kung alam nila o pamilyar sa kanila ang nabanggit na programa. Para sa huling aktibidad, isinagawa ang pila-pila na may layunin na alamin ang pangkasalukuyang seguridad at kaligtasan ng iba't ibang parte ng kanilang mga bahay tulad ng panglabas na itsura, sala, kwarto, banyo at basurahan. May 4 na litratong ipinaskil na gawa sa iba't ibang materyales. Layunin din ang aktibidad na ito na mabatid ang kanilang kondisyon at antas ng pamumuhay. Sa pagtatapos ng unang sesyon sa iba't ibang mga purok ay may mga nakasama kaming mga doktor na sina Dr. Anthony Cordero at ang medical intern na si Darren Nonato na nagbigay ng kanilang mga kaalaman at paliwanag tungkol sa mga naging sagot ng mga kalahok sa aktibidad na group discussion. May mga nilinaw na paniniwala at may pagpuri sa kaalaman ng mga kalahok sa mga dapat gawin upang maiwasan ang mga sakit na hypertension at diabetes. Ipinaliwanag din kung para saan ang ginagawang PhilPen ng mga barangay health workers. At huli ay isinaad din nila ang nalalapit na pagtatapos ng ugnayan ng UPCHDP at Amiga Cavite sa Hunyo ng taong 2020. Para sa pagsisimula ng pangalawang session ay muli kami nagpakilala at nagpasalamat sa pagdalo ng mga kalahok at pagbibigay ng kanilang oras para sa ikalawang bahagi ng aktibidad. Nagkaroon ng kaunting pagbabalik-tanaw sa mga ginawa aktibidad noong unang session para sa mga hindi nakadalo. Nagkaroon muli ng icebreaker na tinatawag na hep-hep hooray na kung saan pinahilera ang mga kalahok sa harapan at gagawin lamang nilang aksyon na hep-hep o hooray kapag sa kanila naitapat ang marker. Naging masaya at aktibo ang mga kalahok dahil sa munting larong ito. Ang unang tema para sa pangalawang sesyon ay ang pang-ekonomiya na naglalayong alamin ang pinagkukuhanan ng panggastos at magkano ang kinikita ng mga pamilya rito. Gastos ang pangalawang aktibidad na pang-ekonomiya. Dito inalam kung magkano ang buwanang kita ng pamilya at kung paano nagbabudget o magkano ang nilalaan ng mga kalahok sa bawat kategorya tulad ng pagkain, damit, edukasyon, kuryente, tubig at iba pa. Inalam din dito kung nakakaipon ba ang mga kalahok mula sa kanilang kita at ginagastos. Matapos alamin ang pang-ekonomiyang aspeto ng mga kalahok ay dumako naman kami sa pang-apat at panghuling tema na pangkasarian. Ang unang aktibidad sa temang ito ay ang daily schedule na isinulat ng mga kalahok sa isang papel na may orasan ang kanilang mga pangkaraniwang aktibidad para sa isang buong araw. Para sa pangalawang aktibidad ng temang pangkasarian, ito ay tinatawag na checklist. Ito ay may inihandang papel na ipinamigay kung saan nakatala ang iba't ibang gawaing bahay, trabaho sa bukid, gampanin at pagdidesisyon sa anak at sa pamilya at tungkulin sa mga pangkalusugan. Sinek ng mga kalahok kung sino sa pamilya ang gumagawa ng mga nakatalang mga gawain kung ito ba ay sinanay, tatay, anak o may iba pang gumagawa. Sumunod na aktibidad ang group discussion tungkol sa mga trabahong karaniwang nakikita sa komunidad katulad ng barangay health workers, mayor, farmer, doctors at iba pa. Ang mga kalahok ay iginrupo upang pag-usapan kung sa tingin nila ang mga trabahong nakasaad ay para sa babae o lalaki lamang o para sa parehas na kasarian. At ang huling aktibidad para sa pangalawang session ay tinatawag na pantay-pantay kung saan may nakalistang mga profesyon o trabaho na pangkaraniwang may pagtatangi sa kasarian katulad ng fireman, housewife, sales lady, congressman at iba pa. Kinuha ang kanilang mga ideya kung paano magiging neutral ang mga nabanggit na trabaho na hindi naglilimita sa kahit anong kasarian. Halimbawa na lamang nito ay ang firefighter, homemaker, sales agent at house representatives. Sa bawat aktibidad na nagawa ay may mga napiling mga purok representatives na nagpakita ng mga kani-kaniyang katangian sa kada sesyon. Mayroong mga magagaling magsalita, may inisyatibo na tumulong sa preparasyon at mismong aktibidad. Mayroon din nakitaan ang interes sa pagdalo sa mga pagtutulong. May oras na kayang ibigay at higit sa lahat ay gustong tumulong at makakita ng pagbabago sa komunidad. Ang mga napiling purok representatives ay ang silang pinagbahaginan ng mga resulta ng nakuhang mga dato sa 4 na temang isinagawa noong mga nakaraang 2 sesyon. Para maituloy ang unang pagpupulong ng mga purok representatives ay mayroong nagpahiram ng kanilang jeep upang sunduin ang ibang purok representatives mula sa malalayong purok.
Bago magsimula ang pagpupulong, ay nagpakilala muna isa-isa ang mga purok representatives kasama ang galing sa iba't ibang mga purok. Presentasyon ng datos. Dito, napag-usapan na magkaroon ng pangalawang pagpupulong upang makapag-isip ang mga purok representatives sa mga resultang kanilang nalaman. Kung kaya sa pangalawang pagpupulong ay napag-usapan ang mga issue o problemang nakita, katulad ng kakulangan sa kita at trabaho, pagkakaroon ng mataas na bilang ng mga may sakit at issue sa basura at nutrisyon. Napagkasunduan na bigyan tuon ang isyu ng kalusugan dahil sa pagkabahala nila sa kasalukuyang kalagayan ng komunidad sa aspeto ng kalusugan. Pangalawa, naisip nila na mahirap pumanap ng agarang solusyon para sa pagkakakitaan, kung kaya nais nilang sulitin ang natitirang isang taong ugnayan ng UPCHDP at Amica Cavite. Dahil sa problemang natukoy, ninais nila na mag-iisang grupo na maaring tumugon sa pangailangan ng kanilang purok at barangay na maaring maging kaakibat ng mga barangay officials at barangay health workers sa kanilang gampanin. Dahil dito, napagdesisyonan nilang gumawa ng pangalan na tinatawag nilang kay Mrs. Club, na ang kahulugan ay kalusugan ang yaman, magkaisang ingatan, samahan ating suportahan. General Assembly, para sa huling pagpupulong ay inimbitahan muli ang kay Mrs. Club at ang barangay officials upang formal na ipakilala ang nabuong grupo sa buong miyembro ng barangay. Nagkaroon din ng kaunting salo-salo at palaro para sa paunang selebrasyon ng Kapaskuhan.